alam ninyo, marami akong pagkakautang, pero kung ako'y bayaran, natapos ko na sana yung mga pagkakautang na yan. Hindi ako tumatanggap ng kahit anong pera mula sa politiko. Yan ang itaga ninyo sa bato. Going back, sa sinasabi ko, mamatay na ang mga bayarang vlogger. Wala akong pakialam kung sino tamaan dyan. Itong mga Duterte, magpakatotoo kayo. Ganun lang kasimple yun. No? Kung talagang kayo'y dilaw, di magpakilala kayo bilang dilaw. Kung kayo'y pink, which is hindi naman mangyayaring pink kayo kasi kailan lang naman sumibol ang pink, edi kumampi kayo sa pink. Pero ang tanong, tatanggapin ba kayo ng mga dilaw at ng mga pink? Eh, I doubt it kung mangyayari yon. Kasi, if I still remember, on one of the program nitong si Christian Esguerra, Christian Esguerra, bakit si Christina Aguilera lumabas? Pumasok sa isip yung kubigla ito eh. Here is former Senator Antonio Trillanes saying, ano ang sinasabi niya nga? Pagtsatsagaan niya na ang Marcos administrations. Huwag lang bumalik ang mga Duterte. I-play natin ulit yun, ha? Yung medyo matagal ng interview yon ni Christian Esguerra. Pero this is the reason why ang mga dilaw at mga pink, hindi nila nanaisin na ang mga Duterte muling manungkulan sa ating gobyerno. Kaya sabi nga nitong si Antonio Trillanes, hanggang 2028, wala silang magagawa kung hindi suportahan si Pangulong Bongbong Marcos. Kasi alam nila kung ano ang mangyayari. Mas nakakatakot nga daw itong si Sara Duterte. Dahil ayon kay Antonio Trillanes, kung ito daw si Digong merong sense of humor at merong pang pag-control ng temper sa harapan po ng publiko, ito daw si Sara Duterte, walang sense of humor at higit sa lahat, hindi kayang mag-control ng temper niya sa harapan ng publiko. Nananapak daw. Balikan po natin, ha, yung interview nitong si Christian Esguerra dito kay Antonio Trillanes. Ewan ko kung dito ko na pakinggan yon, pero subukan nating i-play ang audio, ano? Kasi baka i-strike tayo ni Christian Esguerra. Nag-message ako sa kanyang Facebook at nasin niya lamang. Medyo late kasi yung pagpapaalam ko. Ginamit ko muna yung kanyang video bago ko na ipaalam. Pero sa mga content creator, lalong-lalo na sa Facebook at YouTube, I follow YouTube community guidelines. Fair use ang tawag doon. Yet, syempre, kailangan ko pa rin namang irespeto ang video niya dahil sa kanya po yan. Kaya audio na lang muna ang gamitin po natin dito, mga tol. At gusto ko lang i-establish sa inyo na ang mga pink at dilaw, kapanalig po natin, to be honest with you, mga tol, sa ngayon. Hindi po yan kakampi sa mga Duterte dahil alam po nila na kapag sila po'y kumampi sa mga Duterte o sa kumampi sa panawagan ng pagpapatalsik kay Pangulong Bongbong Marcos, isang Duterte ang papalit sa Malacanang at hindi po nila kayang tanggapin yon, mga tol. Sapagkat naranasan na po nila kung paano po ang isang rehimeng Duterte. At ayaw na po nilang maulit yan. Pakinggan natin ito, mga tol. Yan, ha? Okay. Ito, no? Based on very credible information, pumasok yung ICC team dito sa Pilipinas, nag-conduct sila ng investigation, at umalis na rin sila noong December din, no? Medyo out of topic yung pinag-uusapan nila, ICC, i-pass forward natin. I believe dito ko napakinggan yun, Solicitor General Minardo Giba. But to anyway, make sure that they... kung hindi man dito, sa ibang mga programa nitong si Christian Esguerra, basta si Antonio Trillanes ang nagsalita nun na wala silang magagawa kung hindi suportahan ang kasalukuyang gobyerno.
whether they like it or not. They have no choice but to support and if ever, if necessary, to defend also President Ferdinand Marcos Jr. Why, mga tol? Simple lang naman kasi ang sagot. By law of succession, alam naman natin kung sino ang vice presidente sa ngayon. Siya po ang papalit. Uulitin ko lamang po palagi sa inyo ito. Ano? Sa ating konstitusyon, nakalagay po dyan ang law of succession in the event na wag namang mangyari ang apat na pagkakataon sa Pangulo ng Pilipinas. And let's pray na hindi po ito mangyari sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Ano po yun? Untimely death. Ako, naniniwala ako na bibigyan po ng mahabang buhay si Pangulong Bongbong Marcos ng ating Diyos sapagkat maganda ang layunin niya para sa bansa at sa bawat Pilipino. Physical incapacitation. Naniniwala din ako na hindi mangyayaring kay Pangulong Bongbong Marcos sapagkat katulad ng pagbibigay sa kanya ng mahabang buhay, pagbibigay din ng kalakasan at pag-iingat sa kanya ng ating Panginoon. Dahil alam naman ng ating Diyos kung ano po ang nilalaman ng puso ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito yung medyo hindi maganda sa apat yung impeachment. Ano? Saka yung resignation. Kasi gagawin talaga ng mga nagpapakilalang oposisyon ngayon, which is hindi naman sila lehitimong oposisyon, ang lahat ng kaparaanan para either ma-impeach itong si Pangulong Bongbong Marcos or ma-force to resign siya dyan po sa Malacanang, which is sa ngayon, tingin ko hindi mangyayari. Walang reason para mag-resign si Pangulong Bongbong Marcos. Actually, wala nga silang issue. Walang mga lehitimong issue. Ito pong mga Duterte at mga supporter nito kay Pangulong Bongbong Marcos. Even ang mga dilaw ngayon, ang sinasabi lang nilang mga issue, hindi po ganun ka-grave ang concern. Chacha, valid concern yan. Dahil syempre, alam naman natin na ang nag-frame ng 1987 Constitution ay mga dilaw. Kaya hindi natin ine-expect na susuportahan po nila ang charter change. Pero yung impeachment, gagawan po ng paraan ito ng mga Duterte. Bakit natin nasasabi yan? Kasi isa yan sa pinaka-best way para yung naratibo nila ma-i-relay nila sa publiko at sirain ang tiwala ng taong bayan kay Pangulong Bongbong Marcos at the same time, makuha nila higit sa lahat yung puwersa na kinakailangan dyan po sa House of Representatives. Kaya ngayong 2025 midterm election, this is very crucial sa ating kasalukuyang gobyerno. Hindi dapat ito ipagsawalang bahala po ng ating Marcos administration. I believe, kung naiisip po yan, mas naiisip po nila yan. Kasi ipaplangketa ngayon ng mga Duterte ang, huwag tayong mag-alala sa mga lehitimong oposisyon, mga tol, sa mga dilaw, hindi nila i-impeach si Pangulong Bongbong Marcos, naniniwala ako dyan. Kasi si Sara Duterte papalit. Pero itong mga Duterte at mga supporter nito, ipaplangketa nila lahat ng mga kandidato sa pagka-kongresista at sa pagka-senador. Una, kailangan nilang makuha ang majority ng House of Representatives para mapatalsik nila si Speaker Martin Romualdez. Kaya nga ako, nagkaroon na ako ng reconsideration . Nung una, gusto kong tumakbo sa pagka-senador si Speaker Martin Romualdez. At eventually, maging Senate President ito. Pero nagbago isip ko kasi ang plano, ang gagawin nila, pag nakuha nila ang House of Representatives, iuupo nila ang isang kaalyado nila bilang Speaker. At kapag ka nakaupo ang Speaker, nakaalyado nila, alam naman natin ang mangyayari dyan. Makukuha nila yung majority of votes na kinakailangan for impeachment at mai-impeach si Pangulong Bongbong Marcos. At dito pa papasok ang ikalawang eksena sa Senado. Gagawin nila, ipaplangketa pa rin nila yung mga kaalyado nilang mga senador. At kapag ka na-impeach si Pangulong Bongbong Marcos, ikukonvict nila sa impeachment trial. Di-remove from office si Pangulong Bongbong Marcos. And ang magsasucceed, itong si Sara Duterte. Lumang tugtugin, pero
alam na alam po natin na ganyan ang galawan ng mga ito. At dito, sa Cebu rally na pinag-uusapan po natin ngayon mga tol, ito hindi pa natin alam kung ano ang mangyayari kasi nagtitipon-tipon pa lamang ang mga yan. Perhaps, baka mamayang mga alas 6 onwards ng gabi, magdaratingan na po dyan ang mga politiko na maaaring mag-participate dyan. Isa dyan si Rodrigo Duterte. And pretty sure tayo mga tol, na yan ay ipananawagan na naman nila ang pagbibitiw ni Pangulong Bongbong Marcos. I hope, tinatawag nilang prayer rally yan eh. Pero sana, hindi maging devil rally. Like what they did last January 28, 2024. At ito ang pinakamatibay na ebidensya na devil rally yung pinarticipatean po na yan nitong si Rodrigo Duterte dahil lahat ng mga nagsalita dyan, puro galit ang nagmutawi sa kanilang mga labi. Ipaalala ko sa inyo, hindi ko to makakalimutan dahil tumatak talaga sa isip ko ang mga katagang sinabi na ito ni Rodrigo Duterte. Si Bongbong Marcos bangag noon. Ngayong presidente na, bangag natin ang presidente. Kayong mga military, alam ninyo yan. Lalo na yung nasa Malacañan. Alam ninyo. The armed forces of the Philippines, alam ninyo. May drug addict tayo na presidente, putang inang yan. Ayun ang bakit ako nagkaroon ng kaso ng ICC. Sabi nila, pinapagpatay ko raw yung mga drug pusher at drug addict. Mabutit na lang, wala na ako sa pwesto. Baka kasali ka pa. Oh, yan ang nakalulungkot na katotohanan ngayon. Na merong mga Pilipino na natutuwa sa mga ganyang kataga. Nagtataka nga ako sa mga tao na ito eh. Kapag kami nakikita silang namamatay na kapwa nila Pilipino, minumura, binabastos ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa harapan ng publiko, babae, hahalikan sa harapan ng publiko, tuwang-tuwa pa sila. Ike-curse ang ating Diyos, hahamakin ang mga simbahan, tapos ikinakatuwa pa nila. Ganyan ang uri ng mga supporter nitong si Rodrigo Duterte. Anak ng teteng na yan. Tayo kahit magkalaban tayo sa politika ng mga dilaw at mga pula, tayong mga pula at mga dilaw sila, hindi naman tayo bumaba sa ganyang uri ng paniniwala. Ako kailanman, hindi ako natutuwa pag may namamatay na Pilipino eh. Alam niyo personally experience ko yan. Ha? Dati akong pulis. Kaya yung mga nagbabanta-banta sa akin dyan, bago nyo ako pagbantaan, siguraduhin nyo muna, nakapatay kayo ng tao, ha? Alam ko kung paano ang maramdaman ng makapatay ng tao. Alam ko kung gaano kasakit na makita yung tao naghihingalo at mawawala na ang buhay. Kahit sabihin mong kriminal yun. Tapos tuwang-tuwa kayo? Naranasan nyo na bang matalsikan ng dugo sa muka? Anak ng teteng kayo? Tapos tuwang-tuwa kayo? Binabastos ang mga kababaihan, tuwang-tuwa pa kayo? Nagmumura sa harapan ng publiko, tuwang-tuwa pa kayo? Napapakinggan ng mga paslit niyong mga anak? Di ko talaga maipaliwanag kung anong uri ng utak meron ng mga ito. Kaya yung prayer rally nila na yan, devil rally tawag ko dyan. Ewan ko ngayon dito sa Cebu, kapag sila nagtalumpati na naman mamaya dyan. Ngayon, going back, dito, sa balita na ito, bakit naisipan itong si Sara Duterte ngayon, out of nowhere, na kilalanin ang araw na ito? Ewan ko sa mga dilaw kung matutuwa kayo dito. Biruin ninyo, kakampi nyo na si Sara Duterte. Masaya ba kayo? Kung meron mang mga nanonood dito ngayon na dilaw at pink, parang kakampi nyo ngayon si Sara Duterte. Masaya po ba kayo?
Natutuwa po ba kayo? Kakampi na ba kayo kay Sara Duterte ngayon? Huh, ingat po kayo ha. Kasi si Senator Leyla De Lima mismo, ang dating senadora, ang nagsabi kung gaano kalala ang rehimeng Duterte. At personally, experience niya po yun. Kaya nga sa napanood ko kaninang balita, sabi po doon ng isang political analyst, nag-compose na ngayon ng probable senator ang Liberal Party. At isa sa sinosuggestion nila na maging miyembro ng senatorial candidate, itong si dating Senador Leyla De Lima. Kasi pwede niya raw pong maging basihan para kunin ang atensyon ng tao dahil sa ginawa sa kanya ng mga Duterte sa nakalipas na 6 na taon. Which is valid naman para sa kanya. O, kaya kami, mag-o-observe kami dyan. Ha? Pero, ito lang ang masisigurado ko sa inyo mga tol. Ang mga iboboto kong senador sa darating po na 2025 midterm election, isa lang ang batayan ko. Not pro-China. Ha? Tapos, yung mga sumunod na batayan natin, hindi lang pala isa. May mga saksi din pang guidelines. May mga saksi din pang pamantayan akong susundin para iboto ko ang isang tao. Dapat ang politiko, mga tol, to be honest with you, kaya niyang i-handle ang sarili niyang pamilya. I do not know kung mag-a-agree kayo sa akin o hindi. Huwag tayong boboto ng politiko na sa kanyang sariling pamilya, hindi niya kayang i-handle ito. Tama na yung naranasan po natin sa nakalipas ng 6 na taon. Bumoto tayo ng isang bakit ba lalakero na sasabi ko? Ng isang babaero. Ha? Tapos, alam nyo naman kung ano ang pamilya niya. O baka sabihin niyo, si Aquino, binata, okay yun. Walang problema sa akin yun. After all, naging pangulo siya eh. Ako kasi mga tol, sa totoo lang, kung sino ang pangulo, sinusuportahan ko eh. Hindi po ako panatiko talaga. Except ngayon dito kay Pangulong Bongbong Marcos, I should say panatiko ako. Pero meron pa rin limitations yan. Pagka gumawa ng mali si Pangulong Bongbong Marcos, bibitaw ako ng suporta sa kanya, which is hindi naman siguro mangyayari. Balik tayo kay Aquino. Binata siya, di ba? O ano sinasabi mo ngayong pamantayan na kaya niyang bumuo ng pamilya? Bakit? Ang pamilya hindi lang naman nakukuha sa pagkakaroon ng asawa, sa pagkakaroon ng anak. Pagka ikaw maayos kang kapatid at ikaw ay maayos na anak, pwede kang mag-lead para sa akin. Kasi pamilya pa rin yun eh. Pero pag ikaw, ang anak mo, di mo malaman kung galit sa'yo. Ang asawa mo, halos hindi mo kinakausap. O kaya naman, hindi mabilang ang babaeng dumadating sa'yo. Dumadaan sa palad mo. Ewan ko, kung dumadaan din kay Junjun, nagpapatawa lang ako, pasensya na kung may bata. Ha? Saka, mag-ingat din tayo sa mga gumaganti. Ano? Yung nagkakamali, tapos gaganti. Lalong masisira ang pamilya. Mahirap yun. Yan yung mga dapat natin tandaan, mga tol. Huwag tayong boboto ng mga politiko na sa sarili nilang pamilya, hindi nila kayang i-handle ang mga challenges. How much more? Papamilyahin pa nila ang buong Pilipinas. Lalong hindi nila kakayanin yon. Ganon yung nangyari sa nakalipas na 6 na taon. Nagkaroon tayo ng pangulo na puro daldal lamang ang sinasabi. Naging maayos ba ang buhay ninyo sa panahon ni Rodrigo Duterte? Tanungin ko nga kayo. Kayong mga Dutertards, tanungin nyo nga sa sarili ninyo, umasenso ba kayo? Bumuti ba buhay ninyo? O dahil nakikinabang lamang kayo, kaya kayo sumuporta sa kanya? Kasi sa totoo lang, ang daming mga Pilipino ang hindi bumuti ang buhay sa panahon ng Duterte administration. Aminin nyo man yan o hindi, katotohanan yan. Nakadatos yan.
saka sobrang malas talaga. No, siguro dahil nga po ganun ang nangyari. Dahil ang nakaupong pangulo bastos at hindi lamang sa kapwa kung hindi sa Diyos, e para tayong naparusahan sa loob ng 6 na taon. Samot saring mga challenges ang kinaharap ng Pilipinas. Pinaka-worst dyan, syempre, hindi lang naman sa Pilipinas yung pandemya. Pero biruin ninyo, nagkaroon ng gera sa Marawi. Nagkaroon ng martial law dyan sa Mindanao. Tapos, kung ano-anong mga issues ang humarap sa Duterte administrations. Ang masaklap, parang walang nangyari. Nanatili na lamang na alaala yung mga sinasabing korupsyon. Merong mga nakasuhan, pero marami din ang naglahong parang bula. O, wag na natin ulitin yung pagkakamali na yon. Dito sa darating na halalan sa 2025, dalawa na lamang ang tingnan natin dito, mga tol. Either kung kayo'y boboto dahil kayo'y dilaw, boto nyo ang mga dilaw. Walang problema sa amin yan. After all, demokrasya tayo. Kami naman ang mga PBBM supporter at Marcos loyalist. Boboto namin kung sino yung i-endorso ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero sana wala siyang i-endorso na pro-China. Pero wag tayong boboto, mga dilaw at pink, ng mga Duterte fanatics. Kasi alam na alam ninyo ang mangyayari. Itong pinapakita ng mga Duterte ngayon, na kunyari, inaalala ang EDSA 1, mag-ingat po kayo rito. Kaplastikan po ito. Baka kinukuha lamang ang inyong tiwala para tulungan sila na patalsikin ang ating kasalukuyang gobyerno. Pagka nakaupo ulit ang mga yan, eh sisisisi kayo sigurado. Oh. Balik ako sa inyong mga komento. Daming bashers. No? Eh, inaapin nyo si Top 1 eh. Walang nanonood kay Top 1 eh. Sasabihan nyo ako na walang nanonood kay Top 1. Tingnan nyo ngayon kung ilan ang nanonood kay Top 1. Naknanteteng 2,500. Hindi ko pa ginamit yung 4 na channels kong natitira. Huwag kasi kayong ganon, ha? Huwag nyong gawing basihan ang views para sabihin na kayo ay tama. Hindi porkit maraming nanonood sa inyo, kayo na ang tama. E baka kaya maraming nanonood sa inyo kasi pare-parehas kayong mali dahil pare-parehas kayong mga tanga. Diba? Nakunang teting na yan. May mga chismis. Hindi ko alam kung totoo. Pero talagang nagkalat ngayon ang chismis na ito. May basketballista na nabigyan daw po ng gasoline station. Hindi ko alam kung sino yun eh. At sinasabi pa, yung nagbigay daw ng gasoline station ay isang politiko. Pero babae eh. Hindi naman natin pwedeng sabihin politika. O baka malibel tayo, kaya i-play po natin yung video ni Ninyo Barsaga doon. Naalala ko lang eh. Ha? O, tingnan natin yung video ni Ninyo Barsaga tungkol dyan sa politiko na yan na binlined item niya. O, ito, pakinggan ninyo ito mga tol ha. Sino kaya ito? Ha? Dali lamang, i-play po natin ito. O, huwag kayong mag-name-name sa ingat-ingat sa pag ko-comment ng pangalan. Sorry, malakas. Magandang araw. Alam niyo po mga kaibigan, ito, magugulat tayo sa ikikwento ko. Oo. Ito ikikwento ko, hindi ko idedetalye. Hindi ko imemensyon ang pangalan ng taong ito. Dahil ito'y pribadong buhay nila. Pribadong buhay. Hindi ko binababa level ko kay Ninyo Barsaga. Saka huwag niyong sabihin mababa level ni Ninyo Barsaga. Tingnan niyo muna sarili ninyo. Ano? Huwag nating isipin na ang level po natin mataas sa ibang tao. Ito po ay hindi maritesan. May pinaghuhugutan talaga ito. Hindi ko lang ma-identify sa inyo yung tao dahil malalibel ako. Pero kilala ko.
kung sino ang tinutukoy dito ni Nino Barsaga. Pero, kung kayo'y matalinong tao, magugulat kayo. Oo, magugulat kayo. Itong babaeng itong... Bakit ko didirektahin kung sino? Ano ako, tanga? Kung tanga kayo, huwag niyo akong itulad sa inyo. Tinutukoy ko na sinasabi kong privado ang buhay. May asawa na ito at may mga anak na. Simulan muna natin doon sa asawa niyang lalaki. Nako, maloloka. I remember, meron akong isang kaibigan na pumanaw na. Itong kaibigan ko itong pumanaw na, one time naikwento niya ito, na nagkaroon ng problema itong kaibigan niya na kaibigan din namin. Oo. Alam niyo kung anong-ano? Itong lalaki, nakabuntis. Hindi ito maritisan eh. Ha? Huwag natin tingnan kung sino yung tinutukoy dyan. Gawin nating pamantayan ang sinasabi na ito ni Nino Barsaga para hindi tayo bumoto ng mga tao na maaaring tinutukoy nitong si Nino Barsaga. Kasi, kung ang tinutukoy ni Nino Barsaga ay iboboto natin, katangahan po yun. Sarili mong pamilya, di mo kayang i-handle. Paano pa kaya ang Pilipinas? Paano pa kaya ang kapwa mo Pilipino? Yun ang tingnan natin dito. Ha? Wala akong pakialam kung sino naiisip ninyo. Basta ako, kung sino ang naiisip ko, nasa akin na yun. Pero gagawin kong pamantayan yun para hindi ako bumoto ng ganyang uri ng politiko. Natural babae ang nabuntis niya. At yung nabuntis niya, kilala din sa showbiz. Kung hindi ako nagkakamali, itong babaeng nabuntis niya at yung bata something 5 taon na ata o mag-4 na taon o mag-5 taon na ang bata. Ngayon, nalaman ito ng babae na asawa ng lalaki. Nagkaroon na ng lamat ang kanilang samahan. Nagkaroon na ng hindi maganda na pagsasama. Nakakaloka. Nakakaloka. O, panoorin nyo ng buo yan, ha? Kay Nino Barsaga. Ang point is, huwag tayong bumoto ng mga politiko na kung sarili nilang pamilya, hindi nila kayang i-handle. Kaya ako, mga tol, hindi ako pwedeng tumakbong politiko, eh. No, hindi ako kailanman pwedeng maging politiko. Kasi hindi perpekto buhay ko, eh. Ha? To be honest with you, marami akong imperfections. At tingin ko, hindi ko kayang i-lead ang isang lugar sa isang maayos na direksyon. Kung ganyan ang pamantayan ko sa sarili ko, ginagawa ko rin pamantayan ngayon yan sa iboboto ko. Huwag tayong boboto ng mga tao na hindi kayang bumuo ng sariling pamilya ng maayos. Kaya nga ako, panatiko ako ni Pangulong Bongbong Marcos eh. Kasi bakit? Tingnan nyo naman ang buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Kahit anong uri ng paninira ang ginagawa nila, meron siyang loyal at faithful na asawa. Napakabait na mga anak. Walang problema sa pamilya. Kung nagkaroon nga lang ng anak na babae si Pangulong Bongbong Marcos, di ang saya-saya lalo. Eh puro lalaki kasi anak niya. No? Tapos, napakamahinahon. Napansin ninyo si Pangulong Bongbong Marcos, hindi naiilang sa kanya makipag-usap ang mga kapwa niya public servant. Sa ibang mga presidente, parang takot sila kay Pangulong Bongbong Marcos. Free sila na sabihin kung ano yung mga ideas na meron sa kanila. At maganda yun. Kasi hindi naman monopolyo ang leadership eh. Ah, kaya nga, leadership. Ha? Hindi pa pwedeng maging leader ka kung ikaw ay boss. Magkaiba yung boss sa leader. You lead. Hindi ka utos ng utos lamang. Pag nagkamali tao, babanatan mo kagad. Walang ganun. Merong due process na dapat
pagdadaanan kung nagkamali ang isang tao. At ganun ang nakikita ko kay Pangulong Bongbong Marcos. Eh kayo, kayong mga didishits, ano pamantayan ninyo sa pinopoon ninyo, sa hinahangaan ninyo? Eto, malamang sa malamang ha, pag hindi ako nagkamali, puro mura na naman. Meron dyan sa Cebu Rally. Sigurado yan. Puro mura ang madidinig nyo dyan. Anyway, maraming maraming salamat sa inyo mga tol sa 2,000 plus na manonood po natin sa apat na destinations. Sa Top 1 Alpha, 1,000. Sa Top 1 Charlie, 1,369. Thank you so much. Ano, umabot tayo ng mahigit sa 2,600 kanina. Pero ganun pa man, hindi na ako makapag-isa-isa ng mga pangalan ninyo. Kaya tingnan ko na lamang yung mga komento. Ha? Okay. Sabi ni Jeline Quiason, what? Tunay na president si Maudigs? Babaero? Madumi ang bibig? Mamamatay tao? Yun nga, iwan ko sa mga didishits na yan. Si Gemma Garais, iniwanan tayo ni Maudigs ng trilyones na utang. O, isa pa yon. Hindi nyo ba naiisip yan, mga didishits? Ha? Umupo si Rodrigo Duterte. Ang ekonomiya ng bansa, whether we like it or not, dahil hindi naman tayo dilaw, pero maganda talaga that time. Growing economy ang Pilipinas nang umupo si Rodrigo Duterte. At merong surplus. Malaki ang budget na naiwan sa kanya ng Aquino administration. Hindi ko pinagtatanggol ang Aquino dito, katotohanan po itong sinasabi ko, tingnan nyo sa datos. Pero ano ang nangyayari? Pag upo ni Rodrigo Duterte, ubos kagad ang budget. Tapos, pag alis ni Rodrigo Duterte, 6 trillion pesos ang pagkakautang noong 2016, naging 12 trillion pesos. Naiisip nyo ba yon? Tapos, i-remind ko lang kayo ulit. Ha? I-remind ko kayo rito sa 51 billion pesos. Kasi hanggang ngayon, wala ito eh. Wala ito tayong naririnig na paliwanag dito sa 51 billion pesos na ito. Sinasabi, hindi naman daw kayang mag-release ng 1 billion ang bangko sa isang araw. Anong kalokohan yon? Yan o? Ito ay para sa mga... Pakinggan ninyo ito ha. 51 billion pesos. Pesos. Yan ang binigay sa anak ni Duterte na si Paolo Duterte nung last 3 years niya as president. In US dollars, that's $1 billion. Tandaan natin na si Paolo Duterte ay isang kongresista. Para ang isang kongresista na mabigyan ng 51 billion pesos ay hindi makatarungan. Bastusan na yan. Let's break it down per year over the last 3 years. Tapos ikukumpara natin yan sa budget ng isang city government para maintindihan niya kung gaano kalaki at gaano kagago na ang pagbibigay ng ganyang halaga sa isang kongresista. Okay, unang-una, alam ba nyo na ang mga kongresista ay may nakukuha pa ring budget para sa kanilang mga proyekto between 500 million to 1 billion? Apparently, actually, relative budget is from 500 million to 4 billion pesos. Depende po yan sa distrito. Pero pagka ikaw ay nakakuha ng 3 billion pesos, nasa linyada ka na ng sacred cow kung tawagin. Eh, paano pa kaya yung 13 billion pesos? Ha? Kasi ito yun, oh. Biruin ninyo, the National Expenditure Program, sacred cow na nga siya, 4.6 billion pesos, naging 13 billion. From 9.6 billion, naging 25 billion. From 10 billion, naging 13 billion sa First District of City of Davao yan. Yan ang hinahanap ng tao ngayon, mga tol. Saang proyekto na punta yan? Hindi natin sinasabing corrupt itong si Paolo Duterte. Pero tayo'y nagtatanong, saan napuntang proyekto yan? Kung sinasabi ng mga tagapagtanggol nitong si Duterte na yan ay napunta sa DPWH, eh ba, magpaliwanag rin ng DPWH. Saan DPWH, dyan sa First District ng City of Davao Niño, itinayo ang mga proyekto na nagkakahalagang 51 billion pesos? Ha?
Nak ng teteng. Di ko mawari eh. Oh, walang kasong pinag-uusapan dito. Hindi kaso pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan dito, transparency and accountability. Saan napunta? Ngayon, sa pag-iimbestiga, kung sakaling magkaroon, diyan natin malalaman kung mayroong kaso. Anyway, maraming salamat sa inyo mga tol. Wala na tayong magagawa sa mga DD sheets kapag sapagkat sila ay BTSTM eh. Alam niyo yung BTSTM, mga bobo, tanga, sira ulo, tambaloslos at mga masokista. Yan ang katotohanan sa mga DD sheets. Hanggang dito na lamang mga tol, maraming salamat. Shout out po sa inyong lahat. Hindi na po ako magbabasa ng inyong mga komento. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol. Siya nga pala, mga tol. Baka meron po kayong apo, anak, o kayo mismo na graduate po ng Bachelor of Science in Criminology at magte-take pa lamang ng Criminology's Licensure Examination. Highly recommended ko po itong nakikita po ninyo sa ating screen na Ortea Review Center. Nakabase po ito dyan po sa Batangas Province. At nakikater din po sila ng online review. Actually, yung face-to-face at saka online review, magkasama po ito. Napaka galing ang mga instructor po dito. Dati po ako dito nagtuturo, pero dahil nga po sa focus muna tayo sa political vlogging, kaya nagpaalam muna tayo sa ating kaibigan na si Attorney Rudy Ortea. Siya po yung review director at owner ng Ortea Review Center. Highly recommended ko po ito mga tol. Sana pagkatiwalaan nyo po, lalong-lalo na kung kayo po ay nasa area po ng Batangas City. Sigurado po, mataas na mataas ang porsyento na papasa po ang inyong apo, anak o kayo mismo. Kaya kumonekta na po kayo sa kanila, i-message nyo lamang po ang Facebook page na ito, Ortea Review Center. Maraming salamat sa inyo mga tol.